Outtake na ano, waterfall. Para sa ipin lang. Pressure pump. Ay, higpit ng motor. Pwede sa mga tulad. Yan, so kanina na pakita natin. Lagyan natin ng mga ito. So yan. Dito hindi ka dito malilito kasi itong type ng ano na to na switch. Yung switch na to yung automatic siya. Meron siyang na ano. Meron siyang na guide. Nakalagay din na line at motor. So, yun po. Ito yung nakalagay natin ba dito. Dito papunta po sa motor. Nakalagay din. Bubasan yung motor. Nakalagay niya motor. At dito naman line. So, line niya na galing sa breaker. Yan sa kuryente. Yan mga kabel. At dito, sa baba. Yung ground mga kabel. So, yan. So, kaya yung papunta doon sa motor, doon yung papunta doon. Sa ground, dalawa yung linya. Yung ground, papakita ko mamaya sa inyo kung saan natin dapat yung ground. At kung ano naman, yung linya. Kahit magkabalik lang yung topi lang. So, walang problema. Siguro din yung mga kagaya na mahigit yung paglaro ng pina. Hindi mahaba ng pag-express ko na. Pero mahigit yan. Pagbasa ko sa mga. Nanakon ko kanina ayos ko na ito kanina so hindi ko lang sinarado para makita nyo so papakita ko din mamaya kung paano ito itap dun sa motor so ganyan ang position niya ito yung para sa linya ng kuryente galing sa breaker yung dalawa na ito kahit magka-breaker okay lang ito para papunta din sa motor okay lang kaya kung kapalitan itong ground dito yan yung ground kaya talin dyan lagyan mo okay lang. Thank you.
Peter. Ha? Peter yan? Okay. Okay. Ano, kapit natin din. So papakita lang natin ang install natin mga kabiyahe, pressure tank. So yung wire nya na magkasama na dito yung wire ng ano ng motor, itong motor na to, ito. At itong may plug, ito na yung sasaksak natin sa balinsan kuryente. So yan, ito yung intake galing sa supply. Galing siya dito sa hinig, paghigop dito sa may ito, cistern tank na ito. Then papasok siya dito. Ayan, higopin ito. So meron siya dito yung check valve. Yung purpose ng para hindi bumalik yung tubig. No. Para lagi yung ipon yung tubig sa motor. Ito naman yung outtake, papuntang, papuntang pressure tank. At yun naman yung intake ng pressure tank. Yun mga outtake ng ano, ng pressure tank. So yan, may valve din siya para bukasan pag gagamitin mo na. So yan, papunta yan siya dito. At dito naman siya nag-connect sa kabilang linya. Yan. So, umikot yan dito mga kabiyahe. Punta dito. Ay, tigas mo saan. Hindi pa kasi ito nalalagyan ng handle mga kabiyahe. Bukasan. Kaya, tigas buksan. Yan. Yung tinuro ko kanina na outtake na galing pressure tank. So, yun yung linya ni mga kabiyahe. So, series ko siya. Ayan. Yan linya niya. Tapos yung nasa ilalim na yun yung pababa. Nasa gitna na pababa. Yun yung papunta sa restaurant. May isa naman pababa, yun yung papasok dito sa ano, sa tawag dito sa tangke. So hindi yan mga kabiyahe babalik paggaling tangke, paggaling ng pressure tank, paggaling ng pressure tank, papunta dito sa hindi yan. So meron ko tayong valve. So may valve din yan, ayan. Para hindi pumasok ng pressure tank. So, nakapatay yung bad niya. Ito, bubuksan natin bad na to. So, bubuksan natin yung bad na yan. Yan, bubuksan natin yung bad na yan. Yan. Isang bad na yan. Tapos ito, bubuksan yung bad papunta sa restaurant, sa tindahan yan. Ito, nakapatay. Para hindi bumalik sa cistern tank yung tubig na galing sa pressure tank. So, yan. So pag naglulod naman ng tubig mga kabiyahe, so pag naglulod naman tayo ng tubig galing sa nawasa, so nakapatay naman to, nakapatay din to. Yan, pwede rin natin itong buhayin yung nasa gitna papunta sa tindahan, kaso nga lang mabagal yung magload ng tubig niyan dahil either hihina yung tubig doon sa tindahan dahil naglulod dito, mas nauna dito ang nagkukonsume ng tubig sa cistern tank. Pwede naman pagsabihin ng bukas. Pero kung mong gusto mo mabilisan, patayin mo muna to at ito lang yung buhay. At yun, nakapatay yan para hindi pumunta doon sa ano, doon sa pressure tank yung tubig na galing sa nawasa. Yan. So, balik tayo dito mga kabiyahe. So, ngayon, magta-topping na lang tayo ng wirings ito mga kabiyahe. So, yan. Ito yung wirings niya. So, dito, yan, meron tayo ditong valve. So, yung bulb na yan,
nalagay ko talaga yun dyan para may purpose ako kung bakit nalagyan ko ng bagay dyan. Bypass yan mga kabayan. Pwede pa tayo magkabit ng isang tanke dito. At pwede natin gawin bypass ito o di kayo yung isang tanke. At pag may ganito, pwede natin maglagay ng bypass. Another pressure tank. Yan, pwede tayo maglagay sa kabila ng pressure tank dyan. Tapos papatay natin to. Tapos ito nakabuhay, para yan ang gagana. At may isang motor din siya. Pwede rin isa lang motor. Ito lang, isa lang palang motor mga kabayan. So, isa lang. Palit-palit mo siya. Mabawa, under repair to. So, yan, pwede mo siyang gamitin. Bypass, ang bypass. Ayan, meron din siyang valve. Siyempre, meron din siyang check valve. Bago pumasok ng pressure tank. So, ito yung gauge natin. So, 150 PSI. Pero ang standard natin is 40 PSI lang mga kabiyahe. Dong, kano bala dong? Oh, sige dong. E mag-atatap ako ng wire na to. Yan yung fits. So ngayon itatap na natin sa mga kabiyahe. Let's go. So, ayan mga kabayan, ito tayo. So, ito nakikita nyo yung tatlong linya na to. Brown, tsaka dilaw. So, yung dilaw, usually kapag ka dilaw na may green, o green na may dilaw, o dilaw, o green. So, kadalasan na ground po yan mga kabayan. So, ayan. Itong blue, yan. Wala naman itong polarity dahil current ito mga kabayan. So, ayan, line 1, line 2 lang ito mga kabayan. So, ayan. So mapapansin nyo, ito yung line 1, line 2. So nakatap siya dito. Itong puti na ito mga kabiyahe, capacitor po yan mga kabiyahe. So capacitor po yung kulay puti na yan. So ito yung makikita nyo, yung dilaw na ito, ito yun. So nakatap lang siya dyan sa base ng motor. So ground po yan mga kabiyahe. So itong dilaw na ito, dito natin siya itatap dito sa binuhol natin para may tanda tayo, kasi same kulay lang kasi ginamit natin para hindi masyadong halata yung itim, kasi pangit yung masyadong maraming kulay, kaya nagminarkahan lang natin kung alin yung ground para hindi tayo malito, kasi tinakpan na natin yun. So ayan itatap natin dyan. At dalawa, kahit anong magkapalit dito, kahit magkapalit dito yung dalawa, sa dalawa to, itong blue saka brown, walang problema yun mga kagaya. So ayan. So ngayon, kukuha lang ako ng electrical tape dahil wala ko electrical tape dito. Let's go. Water peeling na po. Nakakarga na tayo ng tubig. Sustain lang. Ayan, kakakapasin natin kanyang na kanyang na football. Ayan, so that automatic shut off. Mamamatay yan po sa kapagkaan. Ito na naman yung mga bag niya. Yung pressure tank. Ngayon mga kabiyahe, madami-dami na yung tubig. Ayan, hindi na yan. Yan tayo kukuha ng tubig. Papunta dun sa motor at natatawag din yung pressurized tank. So patay na natin to kasi ginagamit nila yung tubig. Umiiyak na sila mga kabiyahe. Wala na silang tubig. So nag-ooperate na kasi.
Ayan, so ayan, pinatayin natin. Siyempre, babalik na natin yung takip nito. Pwede madumihan. So ayan ang mga kabiyay. So ayan, natesting natin. So hindi natin nakuhaan kanina yung pag-ano natin, yung pag-umpisa natin magbukas kasi nga, eh, dumating si boss. Eh, siyempre, testing ng, patesting ng amo yun, mga kabiyay. Yeah. So, ayan, pero okay na rin siya. So, ayan, umaangat na rin yung kanyang PSI. So, nasa ano na tayo, mga kabiyay? Nasa, ilan na ba to? 20? 25? Ayan. Hopefully, huminto siya sa 40 PSI, mga kabiyay. Yan na gawa natin. So yan. Sana magpansin yung ano, shut off. Yan. So yan, ipit. Back to zero tayo. Yan. Retesting tayo kasi nagkabit tayo ng drain. Drain ng ano, ng pressure tank. So yan, kakargaan ulit natin. Tapos lilinisan na natin ito, sustain tank. Yan. Kargaan na natin para mayroon tayong pag-spray mo, may pag-lilinisan na sustain tank na ito. Alright, so let's go. Tipis ay yan, mga kabiyay. Ayan ha. Ayan na. Gumagalaw na yung leads niya. Dapat pa mamatay siya ng 40 PSI. Draining kasi natin ito, mga kabiyay, yung pressure tank na ito. Ayan na! Ayan na! Malapit na! So, 35, 36, 37, 38. Oh, yan. So, 38, 39 PSI. So, di na masama. Alright, 39 PSI, mga kabiyay. Alright. Oh, yan. So, meron na tayong pandilig. So, yan. Kaya naglagay ko ng ganito, ng male adapter para sa ano to, mga kabiyay. Yung garden hose para kung mag-detrain tayo nito ng pressure tank. So, hindi masasayang yung tubig. So, pwede natin gamitin pandilig sa lalagyan natin tong garden hose. So, tripod po yan. Male adapter. Tapos nilagyan natin ng bulb para bubuksan lang natin pag gano tayo the drain. Ito naman linya. So ito naman yung linya na papunta sa store yung supply ng tubig. Ayan naman yung ito, may tagahigop dito. Ito yung tagahigop niya papuntang motor, papunta sa ano, sa intake ng motor. Tapos yan, lalabas dun sa outtake ng motor, papunta na sa intake ng pressure tank, at ito yung outtake ng pressure tank. So yan ang ano natin, yan yung kinukuha na ang tubig natin. Dito yung cistern tank. Yan ang tubo na paper na nakapababa. Ayan, nilagyan pa natin ng jig bulb yun. At yung tanso na yan. So yan yung ano, flute bulb, yung automatic shut off. Kapag inabot na ng tubig yung bula na yan, umangat na yan, automatic magsasara yan kahit nakabukas yung valve. So i-drain natin yan kasi lilinisan natin yan at kakargan ulit natin ng panibagong tubig para maging malinis na yan at pwede natin gamitin. Pag may nakakargahan natin ng tubig, na bagong tubig, so magdidisinfectan tayo. So yan, maglalagay tayo ng chlorine, then i-wash out natin yung tubig at panibagong tubig. So, ito yung takip niya. At ito naman yung ano,
yung mga bad niya. Ito may bantay dito, bantay dito ng para sa supply na galing doon sa pressure tank, yung unang bag niya. So yung sa ilalim bag na nakapababa, yun ay papuntang store. At yung naka, yung pangatlong bag, yun naman yung bag na para nagkakarga ng tubig. So yung linya na ito mga kagaya ng Nawasa o Maynila, so yan galing po doon, yan yung tubig na papunta doon, yan yung tubig na papunta doon, doon sa tinuturo ko yan papunta doon, yan yung galing Maynila. So yan, ayan, nakarugtong lang dalaw yan kapag nagkakarga tayo ng tubig. Kasi kapag nagkagamit tayo ng Maynila na tubig, so lagi ito yung nakasaradong bag na ito para hindi pumunta sa pressure tank natin yung tubig na galing Maynila. At pag nagkakarga naman tayo ng tubig, ay pag nagagamit naman tayo ng tubig na galing sa Maynila, yung pinaka bulb nito ng Maynila yung papunta doon, so papatay natin yan para hindi magsalubog yung tubig, para hindi masira yung tubo natin. At yung nakasarado din yung isang bulb na sa dulo, nakasarado yan para yung tubig na galing doon sa pressure tank is hindi papasok dito or babalik dito sa system tank, para yung tubig papunta lang doon, yung bag niya na pababa, so papunta lang lahat yung tubig. So yan, ganun na kasimple yung mga kaya. So yan, so titestingin natin yung ano natin, kung may laman na siya, kung gano'ng kalakas yung kanyang pressure. 1 and 5, 4, 3, 2, 1, go. Kita mo yung mga kabiyahe, lakas. Gola lang yan. At so yan, mayroon na siyang drain sa baba. So yan, tatry natin kung gaano kalakas ang tubig. Umabot ko sa puno. Lakas.